back to my channel. Guys, pasensya na kayo. Isang buwan, wala tayong content. Bukod sa busy ako, may pinag-iipunan din kasi ako. Siyempre, alam nyo, nakita nyo na sa thumbnail. Kailangan natin mag-update ng cellphone. Kasi, balak ko din guys, gumawa ng gaming content. So, hindi ko alam kung ipapasok ko na lang din siya dito sa channel ko or gagawa ko ng panibagong channel. So, gagawa na lang ako ng... Sa tingin nyo, i-comment nyo na lang sa baba guys kung dapat ba isama ko na lang din sa channel ko yung gaming content ko or gagawa ko ng isa pang channel para dun, ang genre lang ng content natin is puro games lang, di ba? Simulan na natin ang pag-unbox ng cellphone ko na Asus Zenfone Max Pro M1. Actually guys, 1 year ago na tong cellphone, 1 year ago na nung nirelease tong cellphone na to, July 2018. So, ito na siya. Bago ko i-unbox to guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na na-unbox na namin to dun sa mall na pinagbilang namin. Kasi kailangan mo namin i-check yung ano, yung quality kung gumagana ba siya, lahat ng parts niya is okay. So, i-unbox ko lang ulit para ayun, alam niyo kung ano nasa loob ng Zenfone Max Pro M1. So, tara. So guys, magsisimula tayo sa typical box ng Zenfone Max Pro M1. Bubuksan na natin to. And makikita natin yung cellphone dito mismo. Bubuksan na. Tatanggalin natin siya sa plastic. So as you can see guys, itong Zenfone Max Pro M1 Pro is 6 inches ang haba niya. So tapos sobrang nipis niya. Kaya tignan mo guys, sobrang handy niya. And nag-weigh lang siya ng 180 grams which is isa sa mga pinaka lightest phone dito sa Pilipinas. Sobrang handy niya guys. And makita natin may tempered glass na siya guys kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, in-unbox na namin to nung binili namin sa mall. Pasensya na kayo guys kung medyo pangit yung kuha kasi lobat yung camera. Kailangan ko nang i-film to dahil alis ako. So, magsimula tayo sa screen. 80% nito guys is LCD. 20% is yung parang space lang dito. Ayan, makikita nyo may linya. And makikita natin yung camera, yung speaker, and yung flash nya dito. May flash yan, pang selfie. So, pagdating naman sa likod, fingerprint, the logo itself, Asus, yung dual camera, na yung isa is depth effect, para pag gusto mong i-blur yung background, ganun. Mamaya, mag-sample tayo. And yung flash, tsaka nga pala guys, itong likod ng Asus is gawa sa plastic. So, maririnig nyo na tunog plastic siya. Diba? Then sa gilid niya, the volumes up and down and the power button. Tapos sa kabila naman is yung lagayan ng SIM card. Pagkatapos naman dito sa baba is yung headphones na pang-input, then yung mic kapag nasa phone ka, may kausap pa sa phone. Then yung charger niya, I mean yung charger input and the speaker. So yun lang guys. And dito pa, meron pa pala tayo ditong another mic para ma-deliver ng Claro yung sinasabi natin sa kausap natin. So yun na. Pagkatapos nito guys, meron pa siyang inclusion ng jelly case kasi kasama na to sa package ng Asus. So makikita nyo dito. And yung SIM injector niya. Bali guys, nabili ko to sa mall. Nag-price drop siya ng 1K. So, ang original price kasi nito guys is 9,995. Nakuha na lang namin to ng 8,995. So, ito yung clear na jelly case. Lalagyan na natin siya dito. And ano pa bang kasama nitong ng Asus Zenfone Max Pro? Yung kanyang adapter.
yung wire ng charger and the headset itself. So guys, bibigyan ko kayo ng specs na itong cellphone na to. So guys, itong Asus Zenfone Max Pro M1, ang kanyang RAM is 3GB, while ang kanyang internal storage is 32GB. So guys, ang kanyang Android version naman is Oreo 8.1, and ang kanyang processor is Snapdragon 636, and ang kanyang gigahertz ay 1.8. Guys, ito yung sample na video ni Asus Zenfone Max Pro M1 kapag daylight. Tingnan natin yung quality ng video niya kung medyo tanggalin yung konting ilaw. So ayan, makikita nyo, medyo pixelated siya pero okay pa rin yung quality ng video kasi ito, average lang naman kasi siya, budget phone siya na pang gaming, pero sa camera, pwede na rin siya dahil ako, hindi naman ako masyadong mahilig sa camera, pero ayun. So, yun na nga yung unboxing natin ng Asus Zenfone Max Pro M1, guys. Pasensya na kayo kasi hindi ko forte itong pag-review ng smartphone eh. Ginawa ko lang siya kasi para malaman nyo na kung bakit isang buwan ako walang content dahil pinag-ipunan ko nga itong bilin tong cellphone na to. And gagawin ko to ng performance review guys, papakita ko sa inyo yung gameplay ng NBA 2K19 Mobile Legends. So yun, so that is all guys, thank you for watching. If you like this video, please hit the like button, comment down below kung meron kayong mga gusto sabihin guys. Babasahin ko lahat yan. And huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye.